Asahan palagi ang gagawing maganda ng Diyos. Kapag minalas ka, dire-diretso. Yan ang madalas ang nasa isip natin at madalas na sinasabi natin sa mga sitwasyon na tuloy-tuloy ang dating ng problema. Tayo na mismo ang nag-e-expect ng mga problemang darating. Sinasabi ng mga salita o words na nanggagaling sa ating bibig na magdedire-diretso na ang kamalasang nangyayari. Tayo na mismo ang nagsasabi, tayo na mismo ang nagde-declare sa ating araw na parang sure na sure tayo na marami pang problemang darating, na marami pang sakit ng ulo ang darating sa atin. Minsan ko nang naipost na napaka-powerful ng words natin. Yung mga words na ganyan ang nasa sa isip natin. Kaya ang ini-expect natin na marami pang problema ang sasalubong sa atin. Parang yun talaga ang inaasahan natin. Kung pwede kang mag-expect ng worse o yung hindi maganda, edi pwede ka ding mag-expect ng maganda. Dalawa lang naman yan. Bad or good, good or bad. Ano ba dyan ang type mo mangyari sa buhay mo? Lahat naman ng pangyayari o problemang dumarating ay lilipas din. Lahat naman ng sakit ng ulo, nagagamot. Kung masyado na talagang mabigat yan, ipagpa sa Diyos na yan. Dapat, ibigay na yan sa Kanya. Yes, hindi naman aalis ng problemang yan agad. Pero kapag ibinigay mo na sa Diyos yan, at least pwede ka nang mag-expect ng solusyon. Pwede ka nang mag-expect ng may magandang mangyayari. Dahil Diyos na ang inasahan mo. Napakahirap ng may dalahin ka sa isip at puso na dinadala mo sa araw-araw mo. Minsan talaga kailangan mong ulit-ulitin na alam ng Diyos ang gagawin sa mga ganyang problema. Dahil alam niya saan nagsimula yan. Ibigay mo na at ituloy ang pag-expect ng magagandang bagay mula sa Kanya. Dahil ang expectation ay part ng faith, paniniwala. Kung malakas, mabait, powerful ang binigyan mo ng problema mo, di ba dapat naman na mag-expect ng maganda sa parating? Huwag dalhing mag-isa ang mga sakit ng ulo na ito. Huwag pasaning mag-isa. I-offer sa Kanya yan at alisin na sa isip yan. At makikita mo na may pagbabago kang makikita. Sabi nga sa Psalm 62:5, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antenor Jr. Certified. Thank you and God bless.